Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Ang nakakahangang pagtakas ng isang barko na nagpanggap bilang isang maliit na isla. Pag-usapan natin yan mga boss. Ang pagbabalat kayo ng mga barko at iba pang mga sasakyang pandagat ay malawakang ginagamit mula pa noong una at ikalawang digmaang pandaigdig. Isang barkong minesweeper ng Royal Netherlands Navy ang may natatanging paraan para makatakas sa kamay ng Imperial Japanese Navy noong kasagsagan ng Battle of Java. Ito ay ang HNLMS Abraham Krensen na nagpanggap bilang isang tropical na isla na naging susi sa kanilang pagtakas. Ang pasimula sa pangahas na plano ng pag-iwas ng barkong Krensen ay ang labanan sa karagatan ng Java noong February 27, 1942. Sa labanang ito, ang mga Allied fleet ay dumanas ng matinding pagkatalo sa kamay ng Imperial Japanese Navy. Matapos ang pagkatalo, apat na barkong Dutch lamang ang nakaligtas sa labanang iyon. Matapos lamang ang ilang araw, napalubog ng Imperial Japanese Navy ang tatlo sa apat na barkong Dutch at tanging ang barkong Krensen lamang ang nakaligtas. Ang barkong HNLMS Abraham Krensen ay isang Van Amstel class na minesweeper. Ito ay may haba lamang na 184 feet na may kabuuang bigat na 525 tons lamang. Ito ay isang mabagal na sasakyang pandagat na madaling mahuli sa anumang sasakyang panghimpapawid o mga sasakyang pandagat na makakita sa kanya at ang pagiging light arm nito na hindi kayang maipagtanggol ang sarili sa mga kalaban. Ang tanging pagkakataon ng barko para makalaya na ngayon ay pinangungunahan ng Japanese ang gera ay ang makatakas ng mabilis hanggat maaari patungo sa baybayin ng bansang Australia. Ngunit ang problema dito mga boss ay walang kakayahan ang barkong Krensen para lagpasan ang anumang sasakyang pandagat ng Hapon. Ang tanging pagpipilian lamang ay kung paano sila dumaan sa mga Japanese forces na hindi nakikita. Para magawa ito, ang mga tripulante ng barkong Krensen ay nakaisip ng isang planong nakakabaliw na sa tingin ko'y epektibo. Ito ay itago ang barko bilang isang tropical na isla. Kung isaalang-alang ang ilang mga salik, ang plano ay hindi talaga kasing baliw gaya ng nakikita natin sa unang impresyon dahil ang karagatan ng Java ay matatagpuan sa paligid ng bansang Malaysia at Indonesia. Ito ay napapalibutan ng higit na 18,000 na mga isla mula sa malalaking isla tulad ng Borneo hanggang sa maliliit na halos kasing laki ng isang dakot ng mga puno. At habang ang barkong Krensen ay isang maliit na barko, ang minesweeper na ito ay may sapat na laki upang maikubli ang sarili at magpanggap bilang isang maliit na isla. Upang makamit ang imposibleng pagtakas sa kamay ng Imperial Japanese Navy, ang 45 tripulante ng barko ay nagdesisyong huminto sa pinakamalapit na isla. Hindi na sila nag-aksiyapan ng oras, kaya agad na nagsimulang pumutol ng mga puno at mga halaman ng maraming dahon. Ang pangunahing banta sa planong ito ay madali silang matunto ng mga kalaban mula sa himpapawid. At upang maging epektibo ang pagkomuplage, ang buong barko ay kinakailangan nilang takpan ng maraming dahon. Sa labis na pagsisikap, nagtagumpay sila na maikubli ang barko. Tinakpan ng mga halaman ang kubyerta ng barko at inaayos ito sa nakakakumbinsing paraan upang gayahin ang jungle canopy. Ang anumang bakal na nakalantad ay pininturahan ng kulay abo upang gayahin ang mga pormasyon ng mga bato. Nang matapos ang kanilang paggawa para ikumuplats ang barkong Krensen ay talagang kamukha ng isang isla na lubos na nakakakumbinsi mula sa malayo. Pero syempre mga boss, ang isa sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng barko at isla ay ang isa ay gumagalaw at ang isa naman ay hindi. Sa makatwid, upang mapanatili ang ilusyon ng mga kalaban sa barkong Krensen bilang isang maliit na tropical na isla, ang barko ay nakaangkla lamang malapit sa baybayin ng mga aktwal na isla sa tuwing sasapit ang umaga at mananatiling nakatigi lamang.
Maraming salamat po sa inyo mga boss. Kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aking kwento, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng komento. Maraming salamat po. Sa lahat ng pagkakataon, ang nakakatuwang planong pagtakas ng isang minesweeper na barko bilang isang tropical na isla ay talagang epektibo at nakakahanga. Ang barko ay nakarating sa Australia at nakipaglaban sa mga allies hanggang sa katapusan ng digmaan, habang ang Imperial Japanese Navy ay hindi naging mas matalino sa katotohanan dahil ang isang barkong krensen na walang kakayahang lumipin sa kanyang sarili ay nakalusot sa malawak na karagatan ng Java. Ito lang ang tanging Dutch vessel class na nakatakas sa karagatan ng Java, at siya ang huling barko na tumakas sa digmaan ng ligtas na noon ay kontrolado ng Imperial Japanese Navy. Ang kwento ng SNLMS Abraham Krensen ay isang nakakahanga dahil naging epektibo ang kanilang estratehiya na i-camouflage ang kanyang sarili sa noong mabangis at makapangyarihang Imperial Japanese Navy. Matapos mapagtagumpayan ang pagtakas, ang barkong Krensen ay inatasan sa Royal Australian Navy na i-reclassify bilang isang anti-submarine convoy escort. Pagkatapos ng digmaan, ang barko ay muling inilipat sa Royal Netherlands Navy at ginagamit upang magpatrolya sa Netherlands East Indies hanggang sa bumalik sa Europa at madekomisyon noong 1960. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento mga boss. Kung meron kayong nais iparating, maaari po kayong maghayag ng inyong saloobin sa comment section. Huwag po sanang kalimutang mag-like at subscribe sa aking munting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po.